Miss Lauren Ligamba in her award-winning news program, The Inside Corner. Follow the short. Something big is happening. The Filipino Channel. Our magic is reaching more corners of the world. Our stars are getting brighter. Our programs, bolder. Because our hosts to serve you were needy. It's now stronger than ever. The new TFC. We are the ABS-CBN of the world. Not ang pinanting alang broadcast. Journalist na si Miss Lauren Ligamba sa The Inside Story. Sumasa inyo ba sa satellite mula sa Nuros Pulso? After it became independent from Isabela, further the city of Santiago now tries to shake off a deadly legacy of gambling. The sword which was often played with loose change, sometimes hard but paid for in real life. Evening, I'm Lauren Ligamba, bringing the inside story of how residents of Santiago really doubt Dr. Milton Pessoa's wet syndicate. Public perception dismisses them as women, one want to become men. Lesbians would prefer to label themselves as women loving other women. Tonight, we invite you to look into the lives and loves of some of the few Filipino lesbians who have dared break the silence of their invisible existence. And as a fitting tribute to proud Filipino, we bring you an uplifting tale of how an Ifugao native called on the powers of nature to literally deliver his village partners to light. I'll report on Santiago's triumph for winning in a moment. There's a party happening on TFC. There's no real special location. Just you should be bored yet. Party craving. Everybody's getting everything. Just to check your TFC guides. Tune into TFC for your local times. The will make a pop happening every week. Mula nang may tagubuyod ng lungsod ng Santiago noong 1994, umaasa ang mga taga rito na aakayin sila onlaran ng kanilang alkalde. Ngunit sa kabila ng pagkakasenso, nagumunod din ang marami sa weteng. Pati na rin ang kinabataan. Tuwilan bang malma ang mga mamamayan dito? Taong 1994 nang humiwalay ang Santiago mula sa dalawang ala sa Bela. Ito ang nagsilbit sa diyata sa pagbabagong anyo ng bayang ito tungo sa pangkaran. Ngunit kasabay ng pagtulak sa kasinaan ang pagpasok ng bisyo, krimen at sugal. Ang weteng ay nagsimulang isang negosyo na nagbigay ng kabuhayan sa mga mamamayan at ng problema sa tamparidad ng Santiago. Halip na ibinida ng kanilang pagkain, ibigay sa family nila, sinusugal, even as a small kid, kanikuan, natataya. Sa eskwelahan. Inaasahan sa Mayor Pempe Miranda, ang alkalde ng Santiago, ang mangunguna sa magsusupo ng wete. Ngunit ang masama, siya pa di umano ang patimuno ni Pichon. Yung bali nakikipag-usap sa bangga pagkatapos so, siyang bali pinaka-guide sa bangga sa mga problema, siya nangangasiwa. Siya nag-ehendin.
Si Bert Tuliao ay apat na taong humanoid na nungkulan kay Mayor Miranda bilang table manager. Ayon sa kanya, humigit kumulang na 300,000 piso ng walang ikadaadaw. Ang porsyento ni Mayor Boron eh, humigit kumulang 8% sa 300,000. Malinis ko yung support. Tatlong beses isang araw ang bulahan. Tuwing alas 6 ng maga, alas 3 ng hapon, at alas 7 ng gabi. Ang bulahan o kawalipat-lipat, pero kanina po na pinakamatagal sa mismong malapit sa tirahan ng bahay niya. Titawagin ang manggahan. Pag-aari ni Mayor Miranda ang manggahan. Nang puntahan ito ng inside story, isang dating tauhan ni Mayor naging saksi kung ano talaga ang nangyari noon. Si Mayor noon na pawitin. Dito pa. Ilan taon na, hindi na kuminta. Hindi lihim sa mga taga-Santiago kung sino ang diumanoy na ipasimuno ng wete. Ang mapatatap ng ipon wala tayong bukit na sila ito. Sino po? Si Mayor Miranda po. At kung gaano kalaki ang kumpiyas ito. Anywhere you go to my school, saan sa Taike, lahat ng tao halos ay kwadrador o kaya kabo. Bigyan po kami ng handa po. Ang total ko lang ito 178 po kung hindi ako nagnakamad. Bawa isang tatabo ay may hawak sa 10 to 15 kilodo. Tulad ni Aling Conchita, na nangungubra mula Mabini Avenue hanggang Hunter Resort. Kaya ako po punasap yung malilit yung mga anak ko. Kaya ako nagsailan ng mga ubra ng inwiting. Bilang nangandeng ko. Simple lang ang trabaho ni Aling Conchita. Gaya ng mga kabo, sa bawat tayang kumapasok ay 10% ang ibinabawa sa bangka ng kapitalista. Walang talang Aling Conchita na mahuli ng pulis. Sabi naman nung kabo na kami hindi nagsigal na, hindi kami, parang hindi na kami alangamin na lumabas. Ang sabi po ng kabo na, ba't ba'y matatakot po kay mayor naman ito Kaya pre kayo mag-kunyan sa mga obra ulit. Dahil ayon naman sa dating hepe ng pulis, gustuhin naman nilang manghuli ay hindi nila magawa. Narilip ako nung may mga tinuho na kaya ang huli namin. Nakalas ako na magkaroon ng wedding dito. Eh ayaw ko. Ang patak-takbo ng wedding. Yung bagong luma, gaya na sa engineer operation, yung na luma ay kay Mayor Miranda at na bago ay kay Ramon Satsan. Dinayo ng The Inside Story ang Karatig Bayan Itchage upang napin si Ramon Satsan. So itong area radio nito ay ginagamit nga parang pinakonference sa area ng mga people manager na buong Isabel sila sa rin. Anong inap pa namin yung siswaran na nagpuan nga namin yung mga kweteng para-pera niya. At habang lalong umiinit usapin sa kweteng, lalo rin umiinit ang pangalan ni Mayor Miranda bilang kasangkot dito. Nitong nagkaraghulyo, mua pa ang order ng ombudsman na susundin si Mayor Miranda sa loob ng 6 na buwan. Isang sagsusunding hindi matanggap ni Mayor Miranda dahil ayon na rin sa kanya. They cannot prove that I am the maintainer of legal gambling in Chicago City. Pag-ring tinanggi ni Mayor ang lahat ng paratang sa kanya. Pinarate nila, pinapuntahan nila yung mga gara niya ng negative pangyayari sa operation nila. Isa ang sisi ni Mayor sa nangyaring niya ito. Ito lahat ng problema nito, galing ito sa politika, no? Lahat sila hindi manalo sa akin. So ang ginagawa nila yan, trying their best to bring it down. Pagkatapos gumagawa sila isang masamang image sa akin. Itinuturo ni Mayor Miranda si Senator Hirono Alvarez bilang simuno ng lahat ng batikos laban sa kanya. Kumbaga sa kwan isang guwil o tinig sa kalalaman. I'm a reformist. I cannot allow a festering sort of a biggest wedding operation Cagayan Valley to take place in my own home city. Hindi maikailan ni Mayor Miranda na nagkaroon ng wedding sa Santiago noong marunong-gulong niya. Accepted yan ang kultura ng Pilipino. We are hypocrites. Sabihin natin na ayaw na ayaw ng wedding. Alam naman natin na wedding is everywhere. At lahat naman nangyari dahil sa wedding, peace,
sisiraman, law and order, nakakaroon ng mga nasyari-characters, mga gangsters doon. So, ni-raid ng pulis yung bahay niya, nakakuha sila sa kanya sa mahigit na 20 pesos. Bukod sa mudgaan, isa-isang bisita ng Inside Story ang mga pag-aari ni Mayor Miranda. At aming inalam kung katas nga ba ng weteng ang mga ari-ariang dito. Parati ko na sinasabi nila, no? Tila walang takot si Mayor Miranda na harapin ang panibagong tatlong buwan na suspensyon na nagmula sa sang-alitan sa pagsabi ng alkalde at ang kapatid ni Senator Al Torres na si Reward. Di umano'y pinagdangtangan ng tauhan ni Mayor Miranda ang kapatid ng senador. Itong Reward Al Torres, the younger brother of Senator Alvarez, parang napatay dito sa kanya, yung si drug pusher, addict, at abusero. That was 5 years ago. This is a different man, the young man that he was talking about, Mas malikat ang isyong hinaharap ni Mayor Miranda mula kay Wilbert Liao, na magmula nung humarap sa Pagkailang Kumiti ng Senado, ay sari-saring ating agok sa buhay, aniya ay hinarap. Tulad ng pagtatrasak at buhay at ang malagim na pagmatay ng kanyang anak na si Eliezer. So, taklain na ganun nga kadali lang, may ilang araw pa lang kami sa Mandalo, yung ito, ganun na ganang iyari sa akin. Hindi matagal ni Mang Bert na buhay ng kanyang anak ang maging kapalit ng paglantad niya sa katotohanan. Ngunit para kay Mang Bert, hindi pa tapos ang laban. Marami na lumalapit sa akin para bayaran ako ng malaking halaga. Para buhay tuloy-tuloy pa nito yung pag-iiling ni mga Iglesia. Pero ako, sa mga ng pamilya ko, Diyos na lang bahala. Diniin din ito na hindi totoong binayaran siya ni Senator Alvarez ng 200 at 500 piso upang idiin si Mayor. Mr. Tulia, kung makakausap ninyo, hindi naman ganung klaseng tao na makipagsapalaran para sa 250,000. Samantala, patuloy na nasa bingit ng alanganin ang pagiging punong bayan ni Mayor Miranda. Pinaniniwala na ng pamahalaang lokal ng Santiago ang pagkawala ng weteng. Kali, sa ngayon, mas nakatagod na nasin order ngayon sa mga wala ngayon. Umusbo ng matami pang makikipiramibaw. We train this little livelihood. Kagaya na yung mga automatics, mga garments. And afterwards, we provide them with a small capital. Isabela, napakalawak natin. So kung ikaw na isang mamayan at masipag, magsisinob ka lang at magsisipag, hindi ka magugulo sa isang sala. Tamad lang, walang ano rin, walang ikabubuhay. Sa ngayon, mayakbang na ibalik ang Santiago mula sa isang independent component city. Kapag ito, tubabalik ang control sa pamahalang lalawigan ng isang sala ang Santiago. Habang si Mayor Miranda ay nag-uudyok sa mga tao na mag-people power upang ibalik sa pwesto. Sa December 8, there will be a people power in Santiago City. Hindi ko kinikila na yung people from the PLC kung gusto ni Under Secretary Manuel Sanchez umarap sa city kung gano'n sa taong bayan niya kung ayon siya'y tama. Magiging kaya ito na muling paglaganap ng weteng? Depende po, ma'am po. Kung sa akin lang, maminisami ako na po. Kahit na kahit po itong steam ko sa akin, parang ang maganda na kuwang ko na yung weteng po. Hindi may tatangging lagmanit ng weteng sa buong Pilipinas na maging ang bayan ng Santiago ay hindi ligilasli dito. Ngunit ano nga ba ang masugpo ang weteng? Lalo na't sanhi na rin ito ng kriminalidad. At solusyon, saan ka pa nabakal na supo dito? At alternatory pang pamumuhay na magbigay ng pag-asa at pagpambuhay ng taong bayan. Up next, Filipino lesbian speak others are also break away from an invisible life. Ang ipumagas sa masina, iba sa ilang papapagtitibahin. Ang ganoon po yung kasal ka sa akin. Kung ang mga pagsusbok nito'y... Ay, alam mo, mag-i-immigrant na siya. Ah, talaga? Ay, ako. Ay, hindi ko. Mag-vacation na ako. Nakaipa nga niya umalis eh.
tsaka punto. Huwag mo kami pagdihin. Abot hanggang langit. Huwag mo kakalimutan, babe. I'm working hard for us. Katawala mo akong mabukulukin mo, ha? Akala ko ba gusto mo mabukulukin mo? Mahal na mahal na mahal na mahal. JBG, gamit mo itong opportunity na to para ma-achieve mo lahat ng plano mo. Pag ikaw ang kauwag ko, alam ko tama desisyon ko. Bakit ka kailan? Pero pag naririnig ko ng iyak ni Agnes, pag nababasa ko ng mga sulat niya, parang mali. Parang ayaw mo na ayaw mo makita. Babes, ikaw ba kaya magpakasal na? Sana mauling kaya sa longga. Wala pa sa mga pangako. Aga mula, binigay. Pero hindi ang karapat-tapakan ako. In a society where heterosexuality is the norm, lesbianism is a spectacular tool. The Filipino women in general are still fighting for equality, empowerment, and recognition. Lesbians also have to struggle against the stigma of being homosexuals. Tonight, we take an intimate journey into the lives of a few Filipino lesbians who have dared to come out in public, lending their faces and voices to countless others who are still trapped within the walls of their visible lives. I realized I was still in class 8, and I enjoyed doing all the boy stuff. I was closer to my male cousins, and playing with teacups wasn't my cup of tea. Initiated into her first lesbian relationship at 14, my mother tried to save her parents from heartache by hiding the truth about her sexuality. Coming out can be a very long process. Me, before I ever came out to my family, I would always change pronouns, saying that I was out with him, but that I was out with her, and I had a wonderful time. Maita evaded men until a serious affair with another woman prompted her to come out. It was a very liberating thing. And 4 years ago, when I came out to them, everything was with me. My career as an artist rocketed. Learned to just live my life and celebrate being a lesbian in the most wonderful, most positive way I could ever live. Her paintings, which are mostly images of women, might hopes to break through the barriers of lesbophobia and irrational fear for lesbians. Lesbians are not brooding creatures who live in dark corners, in the corner, Satan's greed or whatever. My paintings just speak for themselves about lesbians being healthy people, that they are women and love other women, and that the intimacy that two women share in a love relationship can be so beautiful. Sitter Bright of Life Drivers might has painted the tapestry of her own life as a woman, person, and a lesbian. Life is what you make of it. If I as a lesbian choose to be sad, to lead a lonely life, be miserable, and then that's how it's going to be. But I refuse to be a victim. I will never ever enter that gossip again. Why? I think it's part of. Because I want to do it. I feel it's part of being honest with myself about my sexuality. Because being silent about it is being invisible. And that choosing to be invisible for me is an act of cowardice.
Joy Cruz had the little apartment, a prestigious Catholic university, not exactly an environment for being openly gay. It's true, you hear lots of horror stories about homophobia in academe and things like that. The academe especially, which you see of so-called morality. Yeah. But the university where I teach is quite liberal in their views. Although she's not on the center of the school administration, Miss Joyce says a silencing thing can come in very insidious, often self-imposed ways. I can't teach a lesbian text because I'm afraid to be vulnerable. I'm afraid to go into ridicule by the students. Okay, so everybody knows I'm gay. Right. They still come to my classes, regardless of that. But they can't go to my class and say, hello, I'm so-and-so, and I'm a lesbian. You know, you can't. Nobody, okay. You can't do that. You can't. To keep her job and respectability as a teacher, Joy has taken it upon herself to be self-critical. In fact, I have been criticized for not being butch enough. What? And say, oh, you're not a lesbian, you're too feminine, you know, and looking like, look at you, you're wearing makeup, lipstick. You know, it's... It's hard also, you know, trying to convince the lesbian community, ah, I'm a lesbian! Take a break, di ba? Yung ganun. But I think it's less a matter of choices in clothes or hairstyle or lipstick shade, but more of lifestyle, having a woman-centered life. And among those principles is being true to identity. That's why I don't even agree that teachers should be the models of morality, because that's not the goal. You're there to guide them and to discover their own wealth of material in their own lives. So. For me, it doesn't matter what sexual preference you are. Her success in the academics has been to Joy that sincerity counts a lot in being an educator, especially when teaching students to read through the book of life. When you're out with your sexual preference, you're, you know, upfront about it, and you're saying, well, look me, I'm a respectable person, and I'm a lesbian. And have to deal with it. And it teaches them, in a way, indirectly, how to respect the differences among people. That's important to me. So important ng malaman ng taong who you're. Ang introduction to your mato partner. Kung wala namang significance, i-introduce siya as Irma. Tapos, syempre, makukuha na niya yun sa body language or whatever, di ba, sa context nung... Sa ako, sinasabi pa rin na ko siya. Obvious ba? Yun. Oo. Bahala na siya kung magbibintang siya. Psychologist Rona Montebon and artist Irma Laguarte have been lovers for 8 years. For Rona, it was her lesbian experience. Surprisingly, it wasn't really very difficult for me. Ang issue lang for me was, I liked Irma, and then I found out na ako. Then I thought about it and said, oo nga naman, I also love this person, and why should I be limited with the gender issue when importante yung person. Bago kami naging kami, madami-dami, mga 4 years na yaya ko lang karelasyon. So medyo nakakatakot siya yun. Kaya lang, mukhang patay siya sa akin. Kaya, hindi. I-take ko lang talaga yung risk. Sa
just like straight couples, lesbian pairs also go through a period of adjustment, but they see stressors peculiar to a same-sex partner. Malaki ang impact sa stability ng mga bawa. Every time that you change jobs, bawa, or every time you move from one group to another, laging nakaka-question yung relationship nyo or laging at risk yung relationship nyo. Pakiramdam ka namin parang mga goldie siya. Like many same-sex couples, Ron and Irma advocate the issue of homosexual marriage. I think basic question is yung benefits at saka yung privileges of being recognized as a couple. Bakwa, yung basic issues lang ng property, halimbawa, because you both work for it, but recognition as property ninyo dalawa. Every now and then, they'd also talk about having kids, believing that the values that should come into raising a child are not dependent on the parent's gender. Kahit naman maging heterosexual couple kami, my child will grow up in a world where there are gays, lesbians, and I feel the responsibility din ng lahat, whether lesbian or gay or heterosexual couple, raise your child to be more open. And how do they intend to go about raising a family? Nag-iusapan namin kung sinong may gusto, mas may gusto yung magbuntis. I was married for 15 years. Very monogamous sadly, very loyally, I have two children. Ida Santos is a Panka awardee in literature and a professor at the State University. She was also among the first women of national renown to come out as a lesbian. I think that is the first rule that I applied. That I have to begin, to be honest, can be honest with anyone, particularly my children. That was the first move I did, which is, once I said, for change, coming to terms who, because I didn't want to be dysfunctional, you know. I didn't want to be a mess with children, you know, and I wanted to live as free as autonomous as possible, and not lying to anyone. I think I could not have lived my life if I didn't accept that I am attracted to the same sex. Both of her children are now grown up. And this child have weird and well. They didn't go into drugs. They had excellent flat records and red. They're so disciplined. It's just amazing, you know. All fears about, you know, learning out about the same-sex relationship. It doesn't show in my children. In other words, they're not dysfunctional kids. The secret to good nature release lies in the examples transmitted from parent and child. Being a lesbian mother, there's no exception. If you know that to love somebody is to acknowledge all those things that come into your life, your intellect, language, emotional affinity, etc. All the affective ties that we have and we feel close to us. Some people I know parang sabili dito, di mo, ano nanay ko lesbiyan, ako na, Diyos ko kaya, 40 anos na kaya, tapos sabi mo nang sino-sino na yung nakakita kasama mo, and kulang na lang magmatuka ng lesbiyan sa noo mo. Parang ganon, di ba? Jeannie Villar has committed most of adult for lesbian rights. It's through the efforts of crusaders like her that Filipino lesbians will finally celebrate National Lesbian Day, December 8th. Pagiging lesbian, maraming factors which come in. Maybe social condition niya, experiences niya, the office of environment, at pero malaki doon yung element of choice. Kaya bisipan na siya na there's such thing as this decision to becoming lesbian. In your childhood, the choice to act in it is a matter of choice. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong magagawa, ganito. We believe it's a choice. More important than getting the public to accept and appreciate lesbians is the challenge of getting them to accept and shape themselves. Kasi nga, minsan we also have something called internalized homophobia, wherein we begin to realize that it has.
So pag nasabing lesbians, wala namang kwento-kwento, we can trust them. Na-internalize na yun. You have people who feel that even after a PhD, they will not be employed. They're just insults perhaps from other people because they feel probably deserve it because they're not good after all. Jeannie believes that the public could easily gain a deeper understanding of lessons instead of focusing on what makes them different. We would realize how much we actually have come to. Maybe worry about take care of your family, you worry about your future, or losing your hair, and your beauty, or whatever. Ganon yun. Nagkataon lang na, you choose to love other women, no? In a case. With a growing number of women who choose an alternative lifestyle, we can no longer live in a state of denial. We can pretend lesbians don't exist, but that won't make them go away. Most homosexuals, both men and women, have endured abuse and humiliation all their lives. The kind of treatment that should have no place in nation and society that seems civilized. If we cannot accept the life these people have chosen for themselves, we must at least respect the purpose of women who made that choice. Simply because closets are for clothes, not for people. And people go late out using the power of nature to bring life is visible in my way. When we return. Sa isang bandong punong-punong kahirapan, sino ba ang may karapatan? Sabi naman nun ni Mr. Lim para sa lahat doon, ito. Hindi ko ba? Ano ang ginagawa eh? Kakahiya! Nakahiya! Pag hinahakot ko, pag hindi naman ako ilakot, nakakahiya ko ito. Kung nangangailangan ng tulong, mayroon bang panghirapay? Philip Salvador, Dr. Gina Alaharsa, at kakasapatin, panayay mo. Nowadays, Ifugaos in remote villages in Banaue have been enjoying longer waking hours. It's because electricity has finally reached them. And Ifugaos' way of life has always been in close harmony with nature. Their source of electrical power are natural waters that flow from the mountain. The Ifugaos of Sito Yogosu used to rely on the to buy by the night. At home, they used a yacera, a small lamp with a gig of a light so faint, it often set in the moon for an early bedtime. This was their way of life. Until one of them saw the light and came up with an ingenious invention. Luis Tabiga is a native who likes to tinker with machines. He designed micro-hydro-hydro-electricity machine, a product of his years of study and experimentation. It's noong 1978, meron po na rugged one. Pero as years by dito po na Mang Luis works with Simon Timber, but he was already worldwide by the Philippines 4 years ago. I do not. Simon speaks fluent English. Hello, Filipino.
He has also imbibed various Islamic practices, like chewing nga. For this budget, I assisted in selection and in some of the sizing of bits of materials, technical things. Modifications on the machine operating as my technical assistance was needed. Mostly it was on mobilization, getting materials here, getting for hauling, as you know, you've walked this very long way, materials, heavy packages, all that kind of thing involved. The 3-kilo robot machine transforms mechanical energy from mountain streams into electricity. Power generation is sensitive to different households. Connecting wires can provide electricity to about 40 houses, each using 2 to 5 watts. Because of its terrain and distance, city of Toilet will not possibly get electricity from the nearby Magat Dam. The village from Banawe, inside story endured 2 hours of bumpy ride through rough, muddy roads. The path got narrower until there was none left. It was time to face the cooling 3-hour uphill and downhill. The modern buildings is something the natives have been used to. They're definitely impounded by the environment because of the mountainous. And the hard reality hoping up with life necessities in a pretty rugged environment. The minimum of 20 pesos a month electricity, the people are not able to work overtime. Also on small-scale industries and cooperatives. Best way in developing Ifugao, since this is one of the startups of the building the capability of people to find themselves. Happy that this is part of the village. Na nasa kabila ng mga bunbunong establish clusters of villages na walang halos link na mabilis naman mas kapag work no 3 hours sometimes 9 hours a day. Operation na magsasaka mga kapatid. Philippine Rural Solution Implement is an NGO that provides models for sustainable development on the ground. In Ifugao province, one of their projects is sustainable energy through micro-hydro technology. They play a role in organizing the communities in 8-11 towns. Development does not extract the resources, but conserve, maximize ano yung imang kuha mo dyan. If you look at them, under the actual assessment of the resources, and nakada the community development. Because of their own resourcefulness and preparation, the villagers of Sio Gode enjoying benefits of electricity. Pagkabi, masaya kaming magkwentuhan at sa mga bata, masaya rin sila. At maraming livelihood project na ginagamit ang ginagawa namin. Bibili din kami ng compressor upang gamitin yung kapag transmitting kasi mawawalan ng puno dito sa pagka-chalko.